Magandang gabi po, Dark Shadow, at sa libu-libo ninyong tagapakinig. Ako nga po pala si Sharon. 28 anyos na at nakatira po ako dito sa probinsya ng La Union. Isa po akong mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Subalit, hindi po ako madalas pumupunta sa church sapagkat naniniwala po ako na ang Panginoon ay nasa lahat ng lugar. Subalit magmula nang makaranas ako ng isang nakatatakot na pangyayari sa aking buhay, ay naging laman ako ng simbahan tuwing araw ng pananambahan, kung bakit siya ko pong isasalaysay sa inyo. Uy, sa wakas, makakapagpahinga na ako. Natapos ko na rin ang ginagawa ko. Ay, nakakapagod din. Sumakit tuloy ang ulo at likod ko. Ang sarap mahiga. Sola! Ano ba? Ay nako, nakakagulat naman talaga ang kapitbahay ko na to. Hindi ka pa ba tapos sa inutos ko sa iyong gawin mo? Malapit na po ako matapos, Mami. Ang bagal-bagal mo! Siguro naglaro ka na naman sa labas, ano? Hindi po, Mami. Anong hindi? Eh nag-uumpisa ka palang pala sa ginagawa mo? Magsisinungaling ka pa? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na kailangan matapos yan kaagad? Kasi po, tinapos ko pa po yung unang iniutos niyo sa'kin. At sumasagot ka na ngayon, ha? Sinabi ko na sa'yo, di ba, na bilisan mo ang pagkilos dahil marami ka pang gagawin. Ang tigas-tigas ng ulo mo! Tigas-tigas ng ulo mo! Ayun ko po, Mami! Nasasaktan po ako! Talagang masasaktan ka kung hindi mo babaguhin yung ugali mo! Aray ko po! Bata mo pa, ha? Ay, pambihira talagang babae ito. Kung makipag-usap sa anak eh. Parang 22 na ang kausap niya. Ay, susme! Naawa ako sa batang si Soyla. Dahil sa murang edad nito, gumagawa na ito ng mga trabahong bahay sa halip na maglaro. Subalit, wala po ako magawa. Dahil anak niya nga si Soyla. Soyla, anong ginagawa mo? Naguhugas po ng pinggan, Lola. Eh, huwag mong paglaruan niyang mga pinggan. Baka mabasag mo. Hindi naman po mababasag yun ang mga platong inuugasan ko eh. Ah, ay, oo nga no. Eh, hindi nga pala babasagin niya mga pinggan niyo. Ah, eh, teka. Ano kaya kung hintayin mo na lamang ang mami mo. Nahugasan niyang mga yan. Ay, hindi ko po pwedeng hintayin ang mami ko para hugasan ang mga pinggan na pinagkainan namin. Kailangan po na malinis na po ang kusina bago siya dumating ng bahay. Ano? Ang ibig mo bang sabihin, ikaw talagang maghuhugas ng mga pinggan at linisin ang kusina? Ganun ba? Teka. Hetong 20 pesos, Ang mabuti pa, doon ka na lang sa balkonahin ninyo at hintayin mo yung nagtitinda ng turon. Bumili ka ng merienda mo. Ay, naku, batang ito, napakasipag. Hindi ko po pwedeng iwan ng mga pinggan na hindi nahugasan, Lola. Utos po kasi sa akin ni Mami na magugas lagi ng pinggan pagkatapos naming kumain. Ikaw ang naguhugas ng pinggan. Abay, ang liit-liit mo pang bata. Ibig mong sabihin na ba'y talagang utos ng mami mo na maghugas ka ng pinggan lagi? O bakit? Ano bang pakialam mo? Nariyan ka na pala, Ellen. Ano bang ginagawa mo sa harapan ng kusina namin? Kuan, hindi naman sa nakikialam ako. Pero batang-bata pa kasi ang anak mo. Sinuway ko pa nga kanina dahil sa pagkakaalam ko, abe pinaglalaroan lamang niya yung pinggan. Bakit kasi nakikialam ka matanda ka? Sasabihin at ipagagawa ko sa bata ang kahit anong gusto ko dahil anak ko siya. Ellen, wala pa sa takdang edad yung anak mo para... Wala kang pakialam! Ellen! At huwag mong ipagmalaking sa'yo itong bahay, ah. Dahil nagbabayad ako sa halagang sinabi mo. Bakit kasi hindi ka nagkaanak? Para may batang mapapakialaman ka? Zoila! Sumalo ka na ng tubig! Maliligo na ako!
Mag-isa lamang ako sa bahay dahil ang kaisa-isa kong anak ay nang ibang bansa. Pinapadala na lamang ako ng pera para sa aking pangangailangan at dahil mag-isa na lamang ako sa bahay, pinarerentahan ko na lamang sa ibaba ng aming bahay para lamang may makasama ako. Sinabihan ako ng anak ko na tumira na lamang ako sa aking kapatid sa Maynila pero hindi ko kayang iwan ang aming bahay. Dahil maraming magagandang alaala sa aming bahay. Pangkaraniwan lang naman ang aming bahay. Gawa lamang ito sa tabla at hindi pa simentado sa ibaba na pinaibabawan ko na lamang ng buhangin para hindi maputik. Natuwa sana ako sa pangungupahan ni Ellen sa silong ng aming bahay. Kaya lang, masyadong matabil ang kanyang dila kaya naisip kong paalisin na lamang ito. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang bibong si Soyla, nawawala ang inis ko sa kanyang ina sapagkat napakabait na bata ni Soyla. Minsan isang hapon, Dark Shadow. Hindi ka talaga nakikinig sa akin, ha, Soyla? Nakipaglaro lang po ako, Mami. Ah, ganon! Nakipaglaro ka? Hindi ba't kabilin-bilin ako sa'yo na wag kang makikipaglaro? Pero tapos ko na pong paglilinis ng bahay, Mami. At sasagot ka pa talaga? Halika nga rito, bata ka! Tigas na ulo mo, ha? Bata ka? Bata-batang pasasagot-sagot ka pa? Sinasaktan na naman yata ni Ellen ang anak niya. Ellen! Oh. Abay, kausapin mo nang mahusay ang anak mo. Huwag mong sasaktan! Hoy! Matandang pakialamera, nagbabayad ako ng husto ng upa sa bahay mo. At yun lamang ang dapat mong pakialaman. Hindi kami ng anak ko. At ikaw, ha? Lumalaki ang ulo mo dahil may matandang nagtatanggol sa'yo. Halika nga dito, bata. Halika rito. Ito po. Ano, ha? Ano? Talaga masasaktan ka dahil ang tigas-tigas ng ulo mo. Halika rito, bata. Tama na, Mami. Kabes ko bang sasabihin sa'yo na wag kang makikipaglaro. Ang tigas ng ulo mo, ha? Siglit lang naman po yan, Mami. At sasagot ka. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na narinig kong umiyak ang batang si Soyla. Dala marahil sa pananakit ng kanyang ina, sa loob ng humigit-kumulang 2 buwang paninirahan niya sa bahay, hindi ko kailanman narinig na umiyak si Soyla. Kahit labis-labis pa ang galit sa kanya ng kanyang ina, hindi ko kinakikitaan ng anumang pagtatampo ang batang ito sa kanyang ina, bagkus sinusunod na lamang nito ang lahat ng sinasabi ng kanyang ina. Bagay na lalong nagpaantig sa aking damdamin. Subalit mula ng hapong yun, hindi ko na nakita si Soyla. Dahil kinabukasan, pagkatapos ng pananakit ni Ellen sa anak nito, hindi ko na sila nagisnan pa. Malinis na ang silong ng bahay. Wala na ni kahit anumang damit na mag-ina. Umalis si na Ellen nang hindi malang nagpaalam sa akin. Nalungkot ako dahil hindi ko malang nakausap ang batang si Soyla bago sila umalis. Nalungkot man ako sa pagkawala ni Soyla sa bahay.
Inisip ko na lamang, mabuti na siguro yon para hindi ko na makita ang batang pinahihirapan ng kanyang ina, na dapat sana'y naglalaro lamang. At kung saktan pa't pagalitan ng ina, parang 18 anyos na, samantalang 5 taon pa lamang ito. Ngunit makalipas lamang ang 1 linggo, mula nang umalis sila sa aking bahay, narinig ko si Suhaila sa silong ng bahay. Tila baga, tuwang-tuwang naglalaro sa silong ng bahay namin. Sa tuwa ko, natawag ko siya sa kanyang pangalan. Suhaila! Lola? Oh, iha! Abay, naririto ka na ulit sa bahay. Eh bakit kayo umalis nang hindi nagpaalam sa akin? Hindi naman po ako umalis, Lola. Ano ka mo? Hindi ka umalis? Ay naku, batang ito. Oh, napakabibo. Teka, nasan ba ang mami mo? Wala po ang mami ko, Lola. Eh saan na ba kayo nakatira ngayon, Suhaila? Eh siguro, dito rin kayo nakatira sa malapit sa bahay ko, ano? Eh teka, kumain ka na ba? Hindi ba po? Oy, sige. Maglaro ka lang, ha? At iluluto ko yung natitirang pancake para may mamerienda tayong dalawa. Iniwan ko saglit ang bata para iluto ang natitirang pancake. Subalit pagbalik ko sa sala, kung saan ko iniwan si Suhaila, wala na ito. Naisip ko, baka biglang nakita na kanyang ina at sa takot, hindi na nagpaalam sa akin. Subalit, isang gabi ay... Ay, mabuti na lang pinadalhan ako ng anak ko ng pera. Makabili nga muna ng kahit second hand na TV. Para naman may libangan ako. Abay, mahirap itong mag-isa sa bahay. Oh. Narito ulit si Suhaila. Abay, pero gabi na. Ay, teka. Baka pinagalitan ito ng mami at dito tumakbo. Teka nga't bababa ako. Suhaila! Suhaila! Po? Oh, eh ba't naririto ka? Abay, gabi na. Hindi ka pa ba uuwi sa bahay nyo? Lola, dito po ang bahay ko. Ha? Di po ba dito kami nakatira ni Mami? Oo, eh dati. Dati nga dito kayo nakatira ng Mami mo. Teka, kumain ka na ba? Hindi po. Eh, hindi ka pa rin kumakain. Abay, teka nga't magsasandok ako. Hindi po ako kakain, Lola. Ay, nako, batang ito. Huwag ka mag-alala. Hindi kita paghuhugasin ng pinggan pagkatapos mong kumain. Pero matagal na po akong hindi naghuhugas ng pinggan, Lola. Ano? Abay, hindi ka na naghuhugas ng pinggan? Opo. Ay, nako, ay mabuti naman. At bumalik na yata sa tamang katinuan ng isip yung mami mo. Abay, hindi ka na inuutusan, ano? Lola, iwan muna kita sandali, ha? Tinatawag ako ng kalaro ko. Kumain ka na po. Makikipaglaro lang ako saglit. Pero babalik po ako dito, Lola. Babalikan ko po kayo. Sa pagkakataong yun, nagtaka na ako. Noong una ay naisip kong tumakas ito sa kanilang inuupahan para puntahan ako. Subalit, nang sinabi niyang makikipaglaro siya, napaisip ako. Dahil hindi ganun si Suhaila dati. Takot ito sa ina. Kahit tinatawag siya ng kanyang mga kalaro, hindi ito lumalabas ng bahay. Animoy, 20 anyos na ang babaeng mas gusto pang manatili sa loob ng bahay at gumawa ng kung ano-ano. Kaya naisip ko, ipinaampun ni Ellen si Suhaila. Subalit isang gabi, nadatnan ko si Suhaila sa bahay kung saan sila naninirahan dati. Oh, ay Suhaila, naririto ka pala sa bahay. Hello, Lola. Saan po kayo galing? Eh, nagdiwang ng kaarawan yung pinsan ko dyan sa malapit. Kaya heto, ipinagbalot pa ako. Ay, teka, ang mabuti pa, iuwi mo na lang itong dalak. Eh, total, busog naman ako. Para hindi ka masyadong gabihin sa daan.
Kainin mo na lamang yan sa bahay nyo. Hindi ko po makakain yan, Lola. Aba, bakit naman? Busog ka pa rin ba? Teka, wala kayatang kalaro ngayon. Wala pa po yung kalaro ko, Lola. Eh, teka, napapansin ko. Lagi ka na lamang nakikipaglaro ngayon. Hindi ka na inuutusan ng mami mo? Hindi na po. Hindi ka ba pagagalitan ng mami mo kung umuwi ka sa inyo galing sa paglalaro? Hindi na po ako mapapagalitan ng mami ko. Kasi, hindi niya na po ako nakikita. Ano? Anong hindi ka nakikita ng mami mo? Ipinaampun ka ba ng mami mo? Ano pong ibig yung sabihin na ipinaampun ako? Ipinaampun ka? Yung hindi na yung mami mo yung nag-aalaga sa'yo. Yung nakatira ka na sa ibang bahay at ibang tao na yung kasama mo at hindi na yung mami mo. Hindi rin po. Ano? Teka nga muna. Saan na ba kayo nakatira ng mami mo ngayon? Lola, hindi ko po alam kung saan nakatira ang mami ko. Pero ako, alam ko kung saan ako nakatira. Ay, sige nga kung alam mo. Saan ka nga ba nakatira? Dito po sa bahay niyo. Ano? Ikaw talagang bata ka, oo. Abay, pinaampun ka na nga ng mami mo. Ipapaampun ka rin lang eh. Bakit naghanap pa siya ng ibang aampun sa'yo? Abay, naririto naman ako. E di sana, magkasama tayo ngayon dito sa bahay. Ang lola talaga. Lagi naman tayo magkasama. Ano bang pinagsasasabi mo? Na lagi tayong magkasama, ha? Hindi kita iniwan, Lola. Kasi po, hindi na po ako isinama ni Mami nung umalis siya dito sa bahay niyo. Ano bang sinasabi mo? Hindi ka isinama ng Mami mo nung umalis siya dito sa bahay? Opo, kaya naririto lamang ako lagi sa bahay mo at hindi kita iniwan. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? At kung iniwan man kita, saglit lang. Kasi nakikipaglaro lang ako. Tapos babalik na ako dito sa bahay mo. Kasi dito po ako nakatira. Ako, ikaw talaga, oo. Kung ano-anong sinasabi mo, Soyla. Kaya-kayata napapagalitan ng mami mo dahil kung ano-anong sinasabi mo. Ang mabuti pa, hawakan mo itong supot na hawak ko at iuuwi na kita. Aba, saan ba kita iahatid? Diyan po. Saan dyan? Dito po, oh. Dito po sa kinatatayuan ko. Ano? Sige po, Lola. Kayo na po yung kalaro ko, oh. Sinusundo po niya ako para muli kaming maglaro. Huh. Iiwan kita saglit, Lola, ha? Pero pangako, babalikan kita ulit. Makikipaglaro ka. Abay, gabi na. At nasan ba ang sinasabi mong kalaro mo? Ay? Hindi niyo po siya nakikita, Lola. Katabi ko po siya, oh. Tara na, Angelo. Laro na tayo! Nabigla ako sa mga sinabi ni Soyla. Hindi ko alam kung anong iisipin ko ng mga sandaling yun. Ipinagpipilitan ni Soyla na hindi niya ako iiwan. Nandoon din siya nakatira sa bahay ko. At habang pilit kong iniintindi ang mga sinabi ni Soyla, muling nagsalita ang bata. Nalalabas lamang ito dahil sinusundo na siya ng kanyang mga kalaro. At ganun na lamang ang kilabot at tuluyang bumalot sa buo kong pagkatao. Nang sinabi nito, nakatabi niya lamang ang mga kalaro. Gayong wala naman akong nakikita. Masaya itong tumakbo para maglaro. At tuluyang nawala siya sa aking paningin. Noon ko lamang naintindihan ang mga nauna niyang sinabi sa akin na hindi siya naguhugas ng pinggan, na matagal siyang hindi nakikita ng kanyang ina, ni hindi pa siya kumakain. Kinilabutan ako ng mga oras na yun, Dark Shadow. Iisa ang pumasok sa aking isipan
At sa kabila ng aking takot, nagdesisyon akong gawin ang iniisip kong tamang gawin ng mga sandaling yun dahil masama ang aking hinala. Nagpunta ako sa presinto at sa gabi rin yun, hinukay ang lugar kung saan sinabi ni Soyla kung saan siya nakatira. Umaalingasaw ang baho sa buo kong kabahayan dahil sa naaagnas ng bangkay ng bata. Subalit, tila wala na ang tulad ni Soyla na napakabait at masunuring bata. Hindi ko inaakala na ang tulad ni Soyla na napakabait at masunuring bata ay magagawang paslangin ng sarili nitong ina at inilibing sa sarili kong bakuran ng ganun-ganun na lamang. Binalot lamang sa isang kumot. Hinuli naman sa Ellen ng mga pulis at nakulong ito Dark Shadow dahil doon. Napilitan akong lisanin pansamantala ang aking bahay at napilitan akong tumira sa aking kapatid na siyang naging daan upang muli akong dumalo sa gawain para sa Diyos. Unti-unting nawala ang takot ko. Ang takot ko ngayon ay hindi na sa multo, kundi sa Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Naway isa rin po ang aking kwento na mabigyan ng buhay ng inyong magagaling na drama talent. Ang iyong kasaysayan ay ginampanan ni na Malin Pisico, Lizelle Agnas at Neri Agtuka. Audio Editor Munalin. Video Editor Al Gilas. Musika at Sound Effects Kenji Bundaya. Ang iyong kasaysayan ay ginawa ng iskrib ni Andrea Solar. Sa direksyon, S.A.L. Shoutout time! Ang babasahin po natin ngayon ay ang inyong mga magagandang komento mula sa ating latest upload. Shoutout po kay Roda Lopez, Maria Cecilia Akin, Rina Adapon, Babelen Ababaw. Napakagandang kwento po, maraming kapupulutan ng aral. Huwag po tayong bumaling sa makamundo at mga material na bagay dahil ang paggawa ng masama, masama din ang balik. God bless you more, Dark Shadow, at sa inyong grupo. Imelda Pasqua, listening from Kuwait. Ludes Dark Shadow, a bangers is real. More power sa inyong channel. Belen Malbas, Maria Teresa Galimayo, Marjorie Dikilla, Uragon Horror Stories, Kilabot Horror Stories, Estella Gasco, Laika Lee, Parsabale, Ning Salilin. Ito yung kwento na sobra-sobra ang pag-iyak ko. Ang sakit-sakit ng kwento, sobrang sakit. Marvelous po ang pagkakagawa ng kwento, sir. Galing mo po at sa mga gumaganap, grabe, ang sakit talaga. Nakarelate po ako. Leslie, thank you so much, Dark Shadow. Keep safe and God bless. Salveco Gutierrez, lahat tayo nagkakamali, nagkakasala, pero ito'y pagsikapan nating ituwid. Matatagpuan natin ang tunay na kaligayahan. Mahal, natapos din ang kwentong ito na maganda. Pichi, naiyak naman ako sa chismisa nila Pamela at Ada, ang bait na asawa. Rachel Salvador. And of course, pasalamatan din po namin ang aming mga channel members. Maraming salamat po sa inyo, Mama Rose Gabriel, Jenny Villanueva, Babylon M. Ababaw, Laika Lee, Adventure of Preya, KN, Edong Bulalo, Tony Boy, Lay Mendoza, and of course, kay Ma'am Baikong Tausi. Nasa simula't simula pa lang, nandito na sa ating channel at hindi na po umalis. Maraming salamat po, pagpalain po nawa kayo lagi ng puong may kapal. Maraming salamat po.